Isa lang siguro ang ibig ipahiwatig ng atin pong panghuling pagninilayan. Sa buhay na ito, di natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. Kung ano yung ating kayang gawin, gawin natin. At yung hindi natin magagawa, Diyos ang gagawa. I-enjoy lang natin ang buhay nito. Magpakasaya tayo sa daigdig nito hangga tayo naririto kung ang ating gagawin naman ay hindi natin ipagkakaasala. Continue. Siguro mayroon na kayong idea kung bakit yan yung ating title, Buhay at Kamatayan. Ang buhay ay hindi lamang nakasentro sa mundo. Ang kayamanan ay hindi lamang kayamanan na nandito sa mundo. Bagamat may kaugnayan yan sa buhay ng isang tao, buhay at kayamanan. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Dito sa ating talinghaga, mapapansin ninyo na mayroon pong isang negosyante, mayaman na siya, pero mas lalo pa siyang sumagana eh. More than enough siya eh. Ang laki ng kanyang ani, ang kanyang harvest, yung kanyang kinita. Pero bago yon, ibinigay ni Jesus ang isang talinghaga, mayroong kasing dumulog. Siguro magkapatid ito o may kapatid na nakikiusap sa Panginoon na sabihan yung kanyang kapatid na ibigay yung share, yung kanyang hati sa mana na maaaring namatay na siguro yung kanilang mga magulang, may naiwang mga ari-arian, di ba? Maaaring hindi pa ibinibigay yung kanyang bahagi, yung kanyang parte, wala siyang ibang malapitan na mahingian ng tulong na magsasabi doon sa kanyang kapatid. Kaya't ang ating Panginoong Jesus ang inuutusan niya na magsabi doon sa kanyang kapatid na ibigay na yung kanyang hati, di ba? Pagkatapos, sinasabi ni Jesus na mag-iingat kayo. Saan? Saan tayo mag-iingat? Sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Bakit kaya iyon yung karugtong ng mga pangungusap at patalinghaga ni Jesus na mayroon man lang lamang nagsabi? Siguro, ito ay dinala na sa hukuman, sa usapin, sa akin lang palagay. Siguro ay nakipag-abugado na sila, dumating na sa hukuman, yung pag-share ng hati ng mana. Alam naman natin sa ating kapanahonan ngayon na kahit magkakapatid, pinag-aagawan, pinagdidemandahan ng kayamanan, di ba? Diba? Dahil sa parte ng yaman na hindi napapagbabahaginan. Or minsan ay nalalamangan, minsan ay hindi ibinibigay. Hindi nga lang nagkakademandahan, minsan nga humahantong sa binabawian ng buhay, yung kanyang mahal sa buhay, di ba? Binebenta, di ba? Ibinabayad para tapusin yung buhay ng kanyang kapatid, di ba? So makikita natin yung impluensya, yung kapangyarihan ng pera at kayamanan, yung kasakiman. Yung nagtutulak para manakit, para pumatay sa isang tao, di ba? Yung uri ng kasakiman. Kaya dumating sa punto na ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng isang talinghaga na mayroong isang mayaman na umani ng marami, yung kanyang bukirin, umani ng sagana, at nung siya'y umani na ng sagana, anong sabi niya? Saan ko kaya ilalagay itong aking mga malalaking ani na ito? Ah, alam ko na. Ipapagiba ko ang mga kamalig ko, ang mga storehouse ko. Tingnan niya mga kapatid, no? Nung siya'y umani ng sagana, hindi man lang niya naisip yung kanyang kamag-anak, hindi man lang niya naisip yung mga taong nangangailangan, hindi man lamang sumagi sa kanyang isip yung mga taong naghihirap, ah, makakapagbahagi ako, makakapag-share ako, makakapaglimos ako, makakapag-donate ako, ayan. Hindi man lang sumagi sa kanya ang ibang tao, ang sumagi lang sa kanyang sarili, yung kanyang sarili lang. Ay, papagiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. At pagkatapos, doon ko ilalagay, sabi niya, hindi na ako maguguto, hindi na ako maghihirap. Magkakain tulog na lang ako, o diba? Ang inisip niya yung comfort sa kanyang sarili. Hindi na niya naisip na may mga tao sa paligid niya na nangangailangan din. Sabi sa ating binasa, ang sabi ng lalaki, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, o diba? Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Pansinin po ninyo ha, yung sarili lang niya ang kanyang nakita. Hindi na siya magkukulang, hindi na siya maghihirap habang buhay. Kaya ano ang kanyang gagawin? Kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit, hindi natin napapansin na ang Diyos ay nagmamasid, ang Diyos ay nakatingin. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Diba? Hindi niya rin mai-enjoy, maiiwan niya rin. Bakit? Sapagkat nung gabing iyon, sinabi na sa kanya ng Diyos na babawian siya ng buhay. Kaya naman, kanino mapupunta yung kanyang yaman, yung kanyang malaking ani, yung kanyang ipinatay yung malaking kamalig na punong-puno ng pagkain, ng kanyang kayamanan. Saan mapupunta yun? Hindi na binanggit sa ating pagbasa, pero maiiwan yun. Maaari pakikinabangan yun ng mga tao sa kanyang kapaligiran, di ba? Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tinan po ninyo. Sa ating pong pagbasa, ang ibig po ng Diyos ay nag-iipon tayo hindi lang sa mundong ito, dapat nag-iipon din tayo sa harapan ng Diyos para hindi tayo maging duka sa kanyang harapan. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang talinghaga ngayon ay isang mahalagang paalala ng ating buhay at mga ari-arian ay hiram lamang habang tayo ay namumuhay sa daigdig.
So yun yung dapat nating ilagay sa ating isipan. Ang buhay at ang kayamanan sa mundong ito ay hindi permanente nating hahawakan sapagkat tayo ay hindi permanente sa mundong ito. Tayo nga lang daw ay mga stranger eh, mga dayuhan, mga manlalakbay. Kaya kung ano man yung mga bagay na ating tinatangkilik, yan po yung ipinagkatiwala lang ng ating Panginoon. At ang mabuting katiwala, hindi sinasarili yung bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Dapat yan ay Kanyang na-ishishare o naibabahagi. Bukod dito, ang kamatayan ay tulad sa isang panauhing walang paabisong biglang darating. Yun yung gustong sabihin ng kalinghaga. May mga bagay na tayo masyadong iniintindi sa mundong ito, nagpapakaligaya, nagpapakasaya, ngunit hindi natin alam, biglang darating ang kamatayan. Diba? Para daw bisitang walang paabiso. Naranasan nyo na ba na biglang may dumating na bisita sa inyo, tapos wala kang may handa, wala kang pera, nahihiya ka sa iyong sarili? Bakit? Wala ka man lang maipamiryeda sa kanila eh. Bakit? Eh, hindi kasi nagpaalam, di man lang nagsabi. Pero kung ang bisita ay nagsasabi, at least mapaghahandaan mo. So yun, ganun din pala yung kamatayan. Sila'y para mga bisitang walang pasabi, bigla na lang darating. Kaya sino ang tatangkilik? Kanina natin iiwan yung mga bagay na nasa ating mga pinanghahawakan ay pinagkatiwala ng Diyos, di ba? So bukod dito, ang kamatayan ay tulad sa isang panauhing walang paabisong biglang darating. Sa gayon, unahin natin ang Diyos higit sa anumang bagay. Matutong magpasalamat at magbahagi sa iba ng lahat ng mga biyayang natatanggap upang anumang oras ay handa tayo sa muling pagbabalik sa Kanya. Wala namang question doon sa maraming biyayang tinanggap natin. Ang question lang doon yung ayaw nating magbahagi, yung pagdadamot natin sa ating kapwa, yung hindi natin pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. At hindi daw natin alam yung oras at takdang pagbabalik nino natin sa Kanya. May isang popular na kwento na noong malapit nang mamatay si Alexander the Great, meron siyang tatlong hiling sa kanyang mga heneral. Ano yung unang hiling ni Alexander the Great? Una, ang mga pinakamahusay na doktor ang pagbuhatin ng kanyang kabaong para patibayan na wala silang magagawa sa harap ng kamatayan. Bakit kaya yung mga doktor ang pabubuhati ng kanyang kabaong? Andito na rin, pinaliwanag na. Kahit nga mga doktor, wala namang magagawa kapag darating na talaga yung takdang panahon, kahit anong husay pa nila. So kahit ang doktor, hindi niya kayang hadlangan yung takdang panahon na inilagay at nilalatag ng Diyos sa kanya ang kamatayan. Pangalawa, nahiling ni Alexander the Great, ikalat ang kanyang yaman sa daan hanggang sa libingan para ipahiwatig na ang mga yamang nakuha sa daigdig ay mananatili sa daigdig. Kung may mga royal family, royal blood, mga hari, mga reyna, prinsesa, prinsipe, na kapag pumupunta sa isang lugar, mayroong inilalatag na red carpet para ipakilala na sila yung mga kilalang tao, sikat na tao, VIP'ng tao. Dito, sa panahon ng kamatayan ni Alexander the Great, ang gusto niyang ilatag sa kanyang daraanan ay yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera, yung kanyang salapi. Saan ilalatag? Sa kanyang daraanan hanggang siya makarating dun sa kanyang libingan para ipaalam at pakilala sa mga tao na ang kayamanan ay maiiwan sa daigdig, hindi maisasama ng tao sa kanyang libingan, sa kanyang hukay, sa kanyang kamatayan. At totoo yun, hindi natin madadala ang anumang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin pwede ipagmalaki, hindi na ako magugutom ngayon, kakain na lang ako, matutulog at magsasaya, hindi na ako magkukulang. Sabihin sa atin ng Panginoon, hangal ngayong gabi, sino makikinabang ng lahat ng yan, babawian ka ng buhay. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nag-aalala. Bakit? Hindi natin alam ang buhay, kaya i-enjoy na lang natin yung ating buhay ngayon. Ikatlo, ano ang sabi ni Alexander the Great? Ano yung ikatlong hiling niya? Ilabas ang kanyang mga kamay para maipakita na isinilang tayong walang dala sa daigdig at lilisan na wala ring dala. Maganda yung request pala ni Alexander the Great, di ba? Habang siya'y dinadala doon sa kanyang huling hantungan, ilalabas ang kanyang kamay doon sa kanyang pinaglibingan, sa kanyang kabaong, sa kanyang ataol, na nakabukas yung kanyang kamay na nakikita ng mga tao habang siya'y dinadala sa kanyang huling hantungan. Tama naman, hindi naman natin madadala talaga sa buhay na ating pupuntahan sa kabila ang mga bagay na hawak natin. Ang mga bagay na ipinagmamalakit, pinagyayabang natin. Bahay, ari-arian, lupain, sasakyan, masasarap na pagkain, mga resort, mga isla na pagmamayari natin, malalaking mansyon, kondominium, hindi natin may pagmamalakin. Kaya tama yung request ni Alexander the Great na ipakita yung kanyang kamay, ilabas, na wala siyang nadalang anuman sa anumang bagay na kanyang tinanggap at tinamasa sa daigdig na ito nang siya ay nabubuhay pa. So yun yung ikatlong hiling niya. Ano yung unang hiling ni Alexander the Great nung siya malapit ng mamatay at para siya dalhin sa huling kanyang hantungan? Una, ang mga pinakamahusay na doktor ang pagbuhatin ng kanyang kabaong para patibayan na wala silang magagawa sa harap ng kamatayan. Ikalawa,
ikalat ang kanyang yaman sa daan hanggang sa libingan para ipahiwatig na ang mga yamang nakuha sa daigdig ay mananatili sa daigdig. At ikatlo, ilabas ang kanyang mga kamay para maipakita na isinilang tayong walang dala sa daigdig at lilisan na wala rin tayong dala. Klaro, di ba? Malinaw. Malinaw yung request at mensahe na gustong iparating ni Alexander the Great ng mga panahon na siya ay malapit ng mamatay. Ang doktor, kahit na pinakamahusay na manggagamot, walang magagawa kapag oras na natin. Pangalawa, sinasabi na ang kayamanan ng daigdig ay iiwan natin. At ikatlo, isinilang tayong walang hawak sa mundong ito, lilisan din tayong walang hawak sa mundong ito. So, isa lang siguro ang ibig ipahiwatig ng atin pong panghuling pagninilayan. Sa buhay na ito, hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. Kung ano yung ating kayang gawin, gawin natin. At yung hindi natin magagawa, Diyos ang gagawa. I-enjoy lang natin ang buhay nito. Magpakasaya tayo sa daigdig nito hangga tayo naririto kung ang ating gagawin naman ay hindi natin ipagkakaasala, di ba? So ang buhay ay mahiwaga na dapat natin palaging pagnilayan at dapat yung ating buhay ay kinalulugdan ng Diyos na nagpahiram ng ating buhay.